What's up guys sa ating lahat? Kamusta kayo dyan? Ngayon guys, araw ng Wednesday. Yung isang subscribers guys, nag-request sa akin na mag-tour daw tayo sa bahay ng Versal Vlog. So, instead na manggaling ko sa loob ng bahay, nanggaling ako dito sa labas ng bahay ngayon. So, let's go guys! So ngayon guys, nalirahan kami dito sa Edmonton, sa townhouse. Bali, almost 3 years na kami, nagupahan kami dito. So ngayon guys, dito sa start ng bahay namin, ito yung mga jacket namin. Pag winter, kailangan namin to dahil nag-negative 30 above yung winter dito kaya sobrang lamig. So ito naman yung bathroom namin guys. Bali, tatlong ano to guys. Tatlong bedroom sa taas. At ito naman yung sala namin. Yeah, depends. Sige lang. So ngayon guys, pakita namin yung thermometer namin pag winter. Ito eh. Inilipat natin sa ano to lang. Ina-adjust namin sa ano, heater siya. So guys. Piano ni Alprelan. Si Alprelan kasi mahilig sa magpiano. Kahit nang bata siya. Diploma ni Aldrin na nagtapos siya ng Material Engineering Technology sa NAEP. So, nanood si Daddy ng... Hello! Nanood ng Versal Vlog. Ito yung istoryo namin guys, nabili ito ni Mr. ko sa garage. Hindi naman siya mahal, mga $110 lang. Kasi mahilig siya sa music, kaya kailangan namin ng... Ano, yung Mr. Kamahilig sa music kaya ikaw may mga ano siya rito, mga bala. So ngayon guys, time check tayo. Pagkatapos niya manonood guys, nagpaplano siyang magluto ng pansit at mamayang hapon may bisita kami dito. May dalawang sister na darating dito. Itong Mr. Kamahilig banhay kaya meron kaming kayaan dito sa bahay. At meron kaming treadmill. Tuwing winter, ginagamit namin ito pagka summer sa labas kami naglalakad. So ngayon guys, dito yung dining table namin. Nagpe-prepare na kami dahil may bisita kami na yung hapon. Luluto kami ng pansit. Meron kaming nahanda na carrots, bell pepper, saka yung mushroom, broccoli, saka yung chicharo. Yung mga halo niya guys, meron siyang string at saka pwede natin lagyan ng kitchen. Papasokin natin yung kusina namin kung saan madalas kami dito magluluto.
Yes, kasi ang mga bata masipag silang maghugas. Kaya naka-stay lang sila, naka-stay lang to dito sa basement namin. Pakita ko sa inyo yung kwarta ni Alvin. Kahit summer, malamig dito sa baba. Kaya dito si Daddy na nagtatambay pagkatanghaling tapat. So, natulog pa pala si Aldrin. So, ito yung kwarto ni Aldrin. Kompleto siya. May mga gamit siya. At saka ito, may laruan din siya dito, guys. Mahilig kasi maglaro ng ano yan eh, ng eroplano. Kahit nung bata pa siya, naka-organize din. At ito naman yung mga damit niya na ginagamit pagpasok sa trabaho. So, malaki itong kwarto niya, guys. Isa lang niya dito sa gabi. Kasi yung bahay namin, medyo malaki naman yung bahay namin. Tatlo yung kwarto sa itaas, isa yung basement. Isa yung salang malaki. So, nung nag-aaral siya ng college, guys, talagang kailangan nakapokus siya. Tsaka gising ka na pala, Aldrin, eh. So, kanina pala, guys, yung nakahiga pala dito si Andrew. So, dito tayo ngayon, nandito pala si Aldrin. Kararating lang galing sa labas ng bahay namin. So, meron siyang mga instrument. Mahilig kasi sa music si Alvin. Drum set. Meron siyang electric guitar. Kahit nung high school siya, guys, mahilig talaga siyang mahilig talaga siya sa mga music. Mahala sa kadadin siya. Meron siyang acoustic guitar. Meron din siyang table dito. Meron siyang printer, guys. I-close up ko lang. Kasi nung nag-aaral siya, itong printer na to, talagang nagagamit nilang tatlo ito. Ito yung mga binders niya, bali apat to. At ito naman yung mga libro niya sa baba. Nung nag-aaral ng high school niya, mahilig talaga mag-skateboard yan. Kasi yung lampshade na Aldrin paggabi, inubuksan niya to. Yung bathroom niya. Okay guys, pagkatapos ng basement na may pakita ni Sally, ito ay sa second floor para makita yung tatlong bedroom. So guys, ito yung master bedroom namin ng Mr. Kim. Medyo makalit nga lang. Dundas na. Hindi nagliligpit si Daddy. Ito naman guys, table ko ito nung nag-aaral ako. Mga libro ako dyan. Dito ako dito, may laptop ako. Nung nag-aaral ako ng healthcare ed guys, meron akong biology, meron akong general chemistry, tsaka Merck, tsaka yung Canadian drugs. Tsaka meron ako immunology, tsaka yung textbook of Canadian. So ito yung mga pinag-aaralan namin nung nag-aaral ako ng healthcare ed guys. Tsaka nagtapos ako ng medical transcription sa atin sa Pinas. Ito naman guys, di naman siya masyadong mahal kasi pumunta kami ng Baliw Village. Nasikanhan lang sa pero magagandang tila niya. So kagaya nito guys, mura lang to siya, nasa mga $5 lang. At saka meron kami, ano to dad? Medyas. Mga medyas. Ito naman yung huwag ginagamit ni daddy pag nagsisimba siya. Pasok ko doon sa kwarto ni Andrew. And dito pala si Andrew. I-check natin yun guys kung anong ginagawa itong bata ko. Mahilig sa laro to guys eh. So ito yung ano nga guys. May TV rin siya dito. Sarili niyang TV to. Habang natutulog pala itong bata na to guys. Nakabukas yung television niya. Meron din siyang sariling acoustic guitar. Kasi mahilig silang mag-gitara. Mahilig kumanta. At ito naman yung ano niya guys. Kama niya. At saka meron din siyang laptop guys. Tutulog siya, bukas lahat ng gadget niya. Drawer. Gising ka na nak. Kakain na tayo. Ayan guys, gumagalaw na. Ako hawak pa pala niya yung remote control. Papasok tayo ngayon dito sa banyo namin sa taas. May salamin. Saka napakaliwanag dito guys. So, ito yung bathtub namin dito sa taas. Medyo malaki siya. So bubuksan ko lang guys ngayon yung ano namin. So napakalaki. So ito na yun guys.
guys, yung pinaka-bathtub namin. Tatlo kami gumagamit dito sa taas. So ngayon guys, lalabas kami dito sa bahay namin. Sa backyard namin, papakita namin. So ito guys, medyo mahaba na rin yung adamo dito. Pag summer guys, dito kami. Tatambay kami dito pag summer. Maganda rito sa labas ng bahay namin. May tatlong bahay kami. Tag-iisa yung tatlong anak ko. Isa yung ka-Aldrin, Alcoylan, saka Andro. Ito guys, yung likod ng bahay namin. So ngayon guys, papasok. Ito siya, Canton. Bulacan. Pancit Canton, guys. So, Daddy, medyo mainit na yan. Pwede mo nang ilagay yung... Bawang muna. Wow, ang bango ng bawang. Pag nag-brown na yung Daddy, ilalagay mo yung sibuyas. Ano yung ano talaga? Pag kami nagluto guys, gusto namin marami yung bawang, marami yung sibuyas para malasa yung pancit natin, malinam. Tama. So dito sa Dorsan Vlog guys, makikita nyo hindi lang travel, kundi pagluloto rin sa bahay din, kung pa rin ang palengke. So ngayon, mabango yung niloto ni Daddy. Lalo na pagka naloto na yan, ang sarap ng luto ni Love ko. Ang bango. May Chinese ano? Chinese Canton? Hindi, may Chinese cuisine. Chinese cuisine. So dahil Pilipino tayo, Pilipino food yung niluluto natin. Kasi Canton, di ba? Canton. Canton China.
Ayan, pag medyo ano na siya. Ayan pa yun yan. Soy sauce. Likwano, likongki. Soy sauce, soya. Likongki. Likongki. So, next is? Next lab, ano, hipon o shrimp. Yes, kasi hindi na kami nagbababoy. Hindi na kami nag, ano, nagpo-pork. So ako kasi guys, nahilig ko kumain ng, ano, ng pansit. Saka ito naman si Daddy, mahilig din magluto. Kaya tumaba kami ng husto dahil lagi siyang nagluluto, namamalingki. So, tinakpan mo na guys ng how many minutes dad? 3 minutes only and then susunod na yung mga ibang so 3 minutes na guys, binuksan na ni daddy yung shrimp, red na siya, light red na siya guys. So kami guys, pagka nagluluto kami yung shrimp guys, tinatanggalan natin ng ano sa likod dad, ang tawag doon. Ito naman guys, kikyab. Yung testi niya, yung parang dito ka nang nagyan namin ng kikyab. Yan. Masarap, ang bango. Kakain ako daddy ng marami mamaya. Wow, ang sarap niyan, daddy. Yan, so how many minutes, dad? 4:17, ano mga pagkumulo lang ng ano yun. Okay. Yan, guys. Yan, o ngayon, guys, ito na. Medyo luto na yung gulay. So, ang gagawin ni daddy, ililipat niya yung gulay sa kaldero. Para hindi
Asa ngayon guys, ipakita na namin yung bahay namin. Na-tour na namin kayo dito sa bahay namin dito sa Canada. So yung buhay namin dito sa Canada guys, very simple lang. Dito guys, time is gold. Napakabilis ng araw dito sa Canada. Kagaya ngayon, di upo. Pero ito, nag-tour ako sa ano kasi nag-request yung isang subscriber. Na kailangan maipakita ko yung buhay namin dito sa Canada. Ito yung real na buhay ng Versal Vlog guys. So, marami pa tayong episode, guys. Huwag ninyong iwanan yung Versal Vlog, guys. Saka, stay tuned lang tayo, guys. Saka, sa lahat ng mga nag-views, sa lahat ng mga nag-subscribe. Maraming maraming salamat. Saka, God bless you all. And thank you very much.